Welcome to Wag Kang Lilingon, the podcast. So, our first episode is going to be about haunted houses. Haunted houses in the Philippines. Yan. Aptly titled, Tao Po. Tao Po. Pero lang tao dun. So, Mumupo. Mumupo. Pero before yung ating top 5 list. Not really top 5, parang... Basta pumili lang kami actually pala ng mga interesting na haunted houses from different parts of the Philippines. Pero yun nga, before that, sasagutin muna namin yung a few questions na hindi namin concerns. Nasagot. And concerns. Mga concerns namin. From our episode 0. So, yung first question is, ano yung goat-like ay, yung goat. Creature na equivalent, Filipino equivalent ng chupacabra. Yes. So, ang tawag pala doon ay sigbin. Ayun. Yes. So, yun nga, according to Wikipedia, a sigbin or sigben is a creature in Philippine mythology that is said to come out at night to suck the blood of victims from their shadows. It is said to walk backwards with its head lowered between its hind legs. No. Kaya sabi ko yun, parang nakatuwan. Nakabaliktad. Atuwan siya. Siyang creepy. Scary. Oo. So, yun, may equivalent pala yung chupacabra sa atin. Yes. Sigbin. Sabi, ano daw siya, like, mabaho yung amoy. Parang may kilala ka. Grabe! So, isarawin ko siya, sigbin ka ba? So, yun yung question from last. Tapos yung, bakit ba tayo nanonood ng horror movies? So, medyo mahaba yung mga sagot na nakita namin. Pero, kumbaga yung pinaka-gist niya is, parang sabi daw ng mga psychologists, yung mga may hilig daw sa horror movies. Kaya sila nanonood kasi... After the negative feelings, mas masarap maramdaman yung positive feelings after, lalo pag na-survive mo siya. Madali ba intindihin? So, parang adrenaline rush. Na. Oo. Sabi daw nung, according to Psychology Today, ayan, may apat daw na motivations kung bakit daw nanonood yung mga taong mahilig sa horror movies. So, sabi daw, 4 viewing motivations are thought to be related to viewers' cognitive and affective response. So, sige, summarize natin. Sabi nila, pag yung mga tao daw nanonood ng gore, sila daw yung low empathy na nagsisik ng high sensation. So, yung sensation siguro yung natatakot sila, na-excite sila, ganyan, ganyan. Tapos, usually daw yung mga males daw na nanonood ng gore, nakaka-identify sila dun sa monster or sa killer. Paano pag female ka? Siguro less, parang mas malaki yung natali nila na males na nakaka-relate. Pero not disqualifying din. Pero kasi din, di ba, like, sa mga horror movies, kaunti lang yung female. Sa mga gore, like, walang... Pag gore, usually sila yung victims. Oo. Tama ba? So, alam yun na, guys. Hindi kasi kami mahilig sa gore. Gumawa na kayo ng movie na babae. Yun. Para ma-disprove siya. Tapos yun, pangalawa daw, pag thrill watcher ka naman, ano yung eksapan yung mga thrillers? Yung mga gulatan, ganun ba yun? Paranormal, ganun. Oo, parang, pag thrill watcher ka daw, mataas yung empathy mo. Siyempre, sensation seeking ka rin. Gusto mo na, ano ka, siguro nagkaka-adrenaline rush ka pag natatakot ka, ganyan. Pero, unlike gore watchers daw, ano ka, mas nakaka-identify ka sa victim. Kasi baka feeling mo like victim ka din. Oo, na parang, kasi na, yung takot mo kasi may thrill na, oh my God, mahuli ako. Or oh my God, sasaksakit ako. Ganun ba? Tsaka kasi di ba, like, pag nanon tayo, parang nasisisigawa natin na, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Yes, ayan, yan. Perfect ganun. Example na mas nag-empathize ka sa victim. Correct. Kasi pag gore, parang, yes, blood. So, at parang, saka usually din yung motivation minsan sa gore, like, laging merong kaya niya ginawa to kasi payback. Diba? Correct. Na parang ayan, laging, nag-make sense na siya. Na parang, shoot, kaya lang, you deserve to parang, die. Parang, gilingin mo yan. Gore, gilingin mo. Balatay. Okay, so wala mo nang kakain ng ayaw, ginili. Sorry. Uy, mahilig ako sa ginili. Yung patatas. Okay, so yung third daw, independent watchers. Ito medyo nahirapan ako i-define, pero baka siguro
kayang manood mag-isa. Yun, oo, yung mga... Yun, basta independent watchers daw, high empathy ka for the victim. Tapos, malaki yung kumpiyansa mo na ma-overcome mo yung fear mo. So, basically, may sense of secure self-confidence ka. O, ganun. Oo, parang, yes, naano ko, natapos ko to nang ako lang mag-isa. Oo, tapos parang good feeling siya for you afterwards. Totoo ba? Parang ngayon pa di mo. Parang may medal ka, ganun, parang... Yes. Yes. Natitig. Horror marathon finisher. Alright. Part 2 king. Natitigan ko si yung demon sa, ano yung red yung face? Insidious. Darth Maul. Si Darth Maul. Sabitan mo yung sarili mo ng medal na. Yes, I did it. I'm an independent watcher. Tapos yun, lastly daw, problem watchers. Problem watchers. Parang feeling ko ito yung mga, kaya sila nanonood kasi ang habol nila yung... Kaya siyang problema. Nasad ako. Hindi, baka yung ano, yung dilemma na na-stuck ka dun sa, kunyari, haunted house. Parang, ini-spot nila na, shit, paano siya makatakas? Or ganun. Okay. Ah, sila yung, ano, parang logical. Ano ba naman to? Sunod-sunod yung deaths, ganyan. Uh-oh. Ano daw sila? High empathy din for the victim. Pero afterwards sila manood, parang, compared to yung independent watcher, sila naman negative yung effect. Bakit? Siguro, problem. Ay, yung nahinahanap nila yung mga loopholes. Ganun. Yun! Baka parang kung tumakas, dito lang siya dumaan. Oo. So, parang sinosolve pa rin nila continuously yung... Makes sense. So, basically, pag sinamanize mo siya, yung apat na yun, lahat sila nagsisik ng highs. Parang something sense of... Basta high point na parang is either sobrang natatakot sila, sobrang victorious sila kasi natapos sila yung movie. Oh. Or feeling na yung sabi mo nga, parang nakagante sila. Oh. So, yun. Ito, medyo related. Sabi nila kasi, pag parang naturalist, i-correct nyo kami yung mga medical, ano siya na. Pero may nabasa kasi ako na parang, pag may na-feel kang something negative, kunyari, lalo na fear, oo. Magre-release daw yung brain mo ng counter, like, ano yun? Parang, serotonin parang or fight or flight lang. Oo, yun yung term. So, parang after nun, parang magkakaroon ka ng good feeling. So, parang hinahanap daw minsan ng brain mo yun. Okay. So, ganun tayo. So, hindi tayo abnormal. Na-explain tayo ng psychology. Thanks, science, for saving the day. O, yun. Ayun. So, yun yung lang. Ano kung bakit tayo maraming horror fans. Pero, feeling ko like may mga super underlying ano pa yan. Kasi may iba na sin sobrang grabbing horror fans talaga. Oo, grabe talaga. Like, may specific... Di ba yung iba, like, may mga collections pa ng mga figures na sin life-size? Para ako, di ko tulog kayo sila rin. Nakasama nila yun. Para ako, hindi ko kayo. Horror fan ako, pero kung... Hanggang TV. Hanggang sa pagtulog, tititigan niya parang nope. No thanks. I'm good. Ayun, so, moving on to the real topic of our episode is, yun nga, haunted houses in the Philippines. So, first, ano yung una natin? Yung first naming nakakita is, hailing from my second hometown, yes! Cebu City. So, it's the Iscario Pension. So, basically, yung Iscario Street, nababalita na siya na marami talaga siyang mga sightings and whatnot. And then, yung itong pension house is ginawa siya dun sa Iscario Street. And then, it's a 4-story house na recently lang ginawang hotel. Pension house, ganun. Seryoso ba? Oo. And then, according to stories, habang ginagawa yung bahay, yung mismong framework nung ano, is every month na may namamatay na worker doon. So, parang, kaya daw, probably, yun yung reason kung bakit may mga nagpapakita doon sa pension house. Pero generally daw, yung Iscario Street is marami daw talaga nangyayari dong kakaibang stuff. So, hindi parang ko sure ko dumaan doon. Nakadaan ka na doon? Nakadaan na tayo doon eh. Nakadaan na ba tayo doon? Oo, nakadaan na tayo doon. Shucks. Ayun, so, operational pa rin ata yung hotel ngayon until today. And may mga reports yung mga tao na, yun nga, may mga naglalakad. May feeling kung nag-work ka dun sa hotel. Wala. May ano kaya, no? May gano'n, may disclaimer. Parang pag nag-apply ka, this is currently haunted. Yung ano kaya na HR na parang, okay, may... briefing. Ghostbuster briefing. Oo, parang pipirma ha. Oo, huwag mo nang pansinin pag may gano'n. Ayun, tapos parang yung mga ghost sightings din daw, yun yung mga, ano, nagko-caution na accidents
sa street. Mm-hmm. Pero weird, parang hindi ko maalala yung lugar na. Kasi sobrang matao yung street na yun eh. Oo, so yun din parang na ano, matao siya pero may hauntings pa rin doon. Oo. Oo. Pero 'di ba, parang weird kung may namamatay. Parang dapat tinigil mo na 'yung construction. Oo. Tsaka 'di ba 'yung sinasabi nila para nagpapadugo? Ayo, magka-counter off, counter offer. At job. 'Di ba, ika-counter. Pinagsama ko kasi 'yung ika-counter mo sa pag-offer. Sorry po, sorry. 'Di ba kapag 'yung ginagawa 'yung bahay, tapos, I mean, 'di mo bahay. Guys, 'wag 'yung gagawin niyo 'wag kayong mag-aalok. Oh, please. No. Mali siya. Pero yung mga like mga bridge, yung mga balibalita na yung may inaay, dugo ng manok. Oo, yan. Ito kasi tao, so. Pero tsaka every month. Gutom yung tsaka. Gutom yung ano. Counter offer. Sorry, no. Sa counter offer. So, ayun. So, yun yung pinaka, ano ba, minor. Minor na. Mm-mm. Pero scary pa rin. Oo. At tsaka operational siya today. Yun nga. The fact na operational pa rin siya. Kung ikaw ba, papayag kang mag-stay doon overnight. Oo, ako nyari ikaw sinabi, promo ng... Or libre! Ganon! Oo, yan, oo, experience! Libre. Ganon, experience na ano, the mystery. Wow, mystery! Wow. Hindi, parang no. Hindi ako parang matulog. Kahit siguro like kasama, or marami kayo. Siguro kung barkada, like... Pero kahit na, hindi mo kayo pwedeng... Magsama-sama all the time. Paano pag hindi, nangyari? Hindi, magsama-sama kami all the time. Paano pag nasa banyo ka? Sama ko sila. Sama kita. Grabe. Hindi na naghiwalay kahit naliligo magkasama. Medyo ka lang. Maligo ko o ganun. Diba parang scary nun. Oo, scary yun. Pero hopefully wala namang like namatay ulit after that. Oo, parang wala naman na unless tinatago. Ano? Kasi like ko, ikaw yung owner, diba? I-admit mo ba? Shucks, no. No! Ay, ako talaga ay, nag-no! Parang mali. Parang ako talaga nag-no. Pero yun, we wouldn't know. Cebu. Oo, so... Mga Cebu, ano? Kung hindi nyo alam, tapos nasa Cebu kayo, ayun, check nyo, tapos sabihin nyo sa amin kung legit ba. Shucks, oo. So, what's next? Yung next naman is from Quezon, Tiaong Quezon, yung Herrera Mansion. So, yung Herrera Mansion, ano siya, ginawa siya ng sikat na architect na si Tomas Mapua noong 1920s. Uh-huh. Tapos, yung kakaiba dito kasi, pag tinignan nyo yung pictures niya sa internet, parang it's a white painted house na old. Tapos may matataas na talahib, and then may gate na, ay, malumang gate. Oo. Na grills, tapos may mga patusok. Tapos sa harap niya, may statue. Tapos yung statue na yun, ano siya, dinidepict niya, parang si Elias from Noli Metangere. Ah, di ba may part doon na niligtas ni Elias si, ba? Oo. Ni Ibarra, si it's another way around. Basta yun, sa by ilog, wrestling, oo, yun, yung crocodile. So yun, may crocodile na nire-wrestle ni Elias. So hindi ko... Baka naman, baka na sa lista yung... Baka possible, or baka may relevant sa kanya yung struggle. Pero ang creepy kasi nga, may buhaya, tas may bata na nakikipag... Pero yun, kumbaga yun yung main, pagpasok mo yun yung centerpiece ng mansion. Tapos, considered daw tong Herrera Mansion na oldest house in Tiaong. So, diba, pag something old, immediately, parang... Oo, may reputation na siya agad. Oo, exactly. Tapos, na ano na siya, nabomba siya nung World War. Nabomba. Napasabuga na ang bomba. Rated PG po kami. Nasira yung likuran ng bahay niya. As in, yung likod ng bahay. Pero, na-rehabilitate din siya. Okay, so ano yung mga... So, yun, marami na siyang pinagdaan. So, kumbaga, nilipasan na siya ng World War II. So, ginawa siyang, I guess, ginawa siyang barracks of sorts. So, ang sabi nila, paggabi daw, yung mga nakatira malapit sa Herrera Mansion, minikita daw sila mga Japanese soldiers na walang ulo. Paano mo nalaman na Japanese kung walang ulo? Baka sa uniform. Ah, baka naman may flag sa ano. Oo, oh, ganun. Oh, sorry po. Sorry. Baka naman. Gomenas. Sorry, masen. Pero yun, mga headless Japanese soldiers daw. Tapos may ano daw, ang common daw is may elderly couple daw na dressed in white na laging magkasama nakita nila sa grounds. Tapos yun, may maririnig daw na rattling doorknobs,
Tapos ito yung creepy, ito yung ayoko marinig. Yung parang chains daw na dinadrag. Yep. Oh no, tatay balik mo. Ayun, speaking of dinadrag na chains, ayun, story time. Oh my God! Meron kami before sa Paranaque, sa Better Living kasi kami na nakatira. Tapos parang townhouse. And then, nag-rent kami dun sa kabilang townhouse kasi ginawang office nila mama. Tapos, di, ano yun, two-story. Tapos, yung first floor lang ginagamit kasi gumagawa ng sabon. Okay. So, yun yung business. Tapos, laging nandun ng gabi kasi galing pa kaming Makati. Tapos, pupunta dun, umuwi dun ng gabi. Tapos, saka sila gumagawa. So, siguro mga 9, 8, 9, ganun, 10. Tapos, may one time, as in talagang, andun ako ah. As in, nandun ako nung time na yun. Tapos, parang, nakabukas yung radyo, ganun. Kasi walang TV dun. Kasi nga, ano lang talaga siya? As in, for paggawaan lang talaga. So, radyo. Tapos, maya-maya, sa static yung radyo, tapos papatay, ganun. Tapos yung ano talaga doon, yung deal breaker. Kasi patay ilaw sa taas, kasi wala namang gumagamit. So, parang hinahayaan lang. Tapos yung like, out of nowhere, matatahimik yung lahat. Kasi marinig nyo sa taas, like may naglalakad. Tapos, hindi na drag yung chain. Oh my God. Tapos minsan like, kami lahat parang pag nakaano na kayo na, shocks, narinig namin lahat. So, lahat kami magtitingin sa may stairs. Tapos parang, ma-feel mo nang papalapit yung sound doon sa dulo ng stairs. Tapos biglang, hihinto na siya doon. Oh! Ganun. As in, like, para siyang coming from the end of the hallway sa taas. Parang mahimatay ako. Pupunta siya doon sa dulo ng stairs. Para kami, okay, may gusto bang sabihin? Pero sabay-sabay niyo siya naririnig. Oo, as in. As in, talagang ang lakas. Kasi as in, like, parang magsistep, drag. Step, oh my gosh, so drag. Mabigat. Oo. Damn. So sabi na pa yung mga like hindi makaalis daw na kaluluwa or something. May most likely. Ayun. Pero ayun, na-experience ko na yun. Ang oh scary. My God. Pero yun nga, parang yun nga yung ilan sa mga nakakatakot. Pero okay lang yun. Kasi parang na-feel mo yung torture eh. I mean, hindi mo na-feel literally, pero parang may sense of, yun nga, nahihirapan sila. Feeling ko like hostile spirits. Sorry, judgment sa mga ghosts. Hindi namin alam. Ayun, so yun, Herrera Mansion sa Tiaong Quezon. So, yung mga taga-Quezon, nadaanan nyo na ba siya? Or may mga nakwento ba? Nakatira ba dun malapit? Yes. May nakatira pa dun ngayon, or So far, ang alam ko, abandoned siya. Tapos yung accounts, mostly from yung mga nakatira malapit or napapadaan. Okay. So, moving on from Quezon to... So, Quezon, mag-move na tayo sa Bulacan. So, San Ildefonso, Bulacan. Yes. Is popular to na haunted place is yung bahay na pula. Which is aptly named din siya kasi... same with dun sa Herrera Mansion, ano din siya, ginamit din siya nung panahon ng hapon. Actually, 1920s pala to. Mm-hmm. Tapos, ginamit siyang barracks and apparently, parang dun nila sinituate yung mga comfort women nung panahon ng hapon. Tapos, yun, forced work, ganun, so prostitution. Nung 2014, parang na-dismantle na siya. Ah, talaga? Oo. Pero, I guess, portion lang. Like, portion of kasi the house. Kasi parang may mga nag-shoot pa dito. Or mga no? Pictures, ano pa rin naman eh. Intact pa rin naman siya. So, yung house talaga, as in, like, painted red. Ganon. So, susuman na red. I know, right? Bala ko pa naman mag-red house. I know, right? No. Tapos biglang, no. Ayun. So, popular itong bahay na pula kasi ang daming mga violent spirits. Dahil nga, siguro yung mga tinorture. Tapos, ano din daw siya, parang ginawa siyang burning site for yung mga nahuhuling guerrillas. Yung mga panahon yun. And yung mga, ang tawag dito? Comfort women. And then, merong article sa Inquirer na about it. Tapos, they talked with a survivor nung panahon ng ano, and then, merong sobrang, ano ba, eerie na quote na sabi nung, ano, si Lola Benyang, na sabi niya, mabango ang amoy ng taong nasusunog. Kung gutom ka, parang gusto mong kumain. What the fuck?
Sobrang. Nope. Lola, why? Ayun. So, naka-survive siya with that ordeal. Pero, ayun nga. Grabe din yung trauma. Scarred na sila, no? Oo. So, isipin mo naman. So, isipin mo gano'ng kadami yung taong pinatay doon. Kaya siguro siya bahay na pula. And I wonder kung talagang pula siya to begin. I mean, nung ginawa. Oo, kung nung nangyayari yung mga violent or like nag-adjust, nag-adjust like or, nila para ano. Pero yun, sobrang grabe yung history niya. Shucks. Yeah. Yun, so, what is next? Na ano, na-shock pa ako doon. Grabe no, parang pag na-imagine mo, shucks. Mm. Ang hirap isipin nung sunog yung tao. Tapos, mayroon super negative tuloy ng feeling siguro, ng air doon. No? Oo, for sure. Kasi like, ganun. Oo, tapos red na red siya. Parang talagang may, ano eh, parang may ominous oo, presence yung bahay. Pa lang siya. Oo, yun. Nakatakot siya. Tapos minsan may mga narinig daw sila na sumisigaw na nanginang tulong, umiiyak, ganun. So, wala na rin siyang nakatira ngayon. Kung yung pangalan kaya niya, bahay na pink. So, seryosohin pa natin oo, siya. Yun nga, kaya nga parang pula ba talaga siya to oo, begin with. Na parang bahay na kahel. Yes, kahel. Rosa, ganun. Rosa. Pink, di ba pink, rosa? Oo, rosa. Sabi ko, bahay na pink. Parang, ganun, bahay na orange. Kahel nga. Bahay na orange. Sakit sa mata. Mm, lavender. Lavender. The lavender. Baka dainty. Kaya nga. So, yun. Medyo, ano, red. Okay. So, from red, mag-white naman tayo. Color-coded. Oo. So, Baguio naman. Sa Leonard Wood Road. Yung La Peral White House. So, isa to, ito yung sabi niya, isa sa pinaka-sikat na haunted house sa Baguio. Oo. So, kagaya ng mga nauna, natayo din siya noong 1920s. Tapos, pagmamayari siya noong La Peral clan ng Baguio. Tapos, yung style niya, Victorian. So, medyo patusok. Tapos, may mga naka-protrude na windows. Oo. Tapos, may parang veranda, ganyan. Tapos, existing pa siya. Oo. Pero ngayon, gallery na siya. Ah, talaga ba? Oo, ginawa nilang parang gallery daw ng Bamboo Carvers Guild. Tapos, actually, pwede ka pumasok. Oo, pwede ka pumasok. For 50 pesos. Wow, may bayad na siya ngayon. Ewan ko kung ano pa rin siya, as of press time, kung 50 pesos pa rin siya. Pero, talaga, babayad ka para. Wait, kasi sayang naman, may exhibit nga, di ba? Oo, may exhibit naman kasi pupuntan. Pero yun, sige, ito yung background, bakit siya naging haunted. So, kagaya nung bahay na pula, ginawa din siyang ang tawag dito, parang barracks din ng Japanese soldiers nung World War II. So, marami doon na mga babaeng ginahasa, pinahirapan. Tapos, mga lalaki naman in-interrogate, tinorture, pinatay. Tapos, parang consistent yung, ano, yung story na may isang house help daw na nagpakamatay. Oo. Pero nagbabari yung reasons. Parang may reason no, kasi ni-rape siya, di niya nakayanan, gano'n. Tapos may iba naman parang hindi talaga sinabi yung exact reason. Pero yun, may nagpakamatay daw. Tapos sabi nila, most probably, ito daw yung white figure ng girl na nagpapakita lagi dun sa, either sa windows, or dun nga, yung, if nanood kayo ng special with, ano Jay Tarok ba? Jay Tarok. Oo, parang lagi daw siya. Eyewitness. Ng GM. Nandun daw siya nakatayo lagi sa third step. Third step ng stairs by the entrance. Oo. Tama. Yun. So, ano daw yung mga, ano, minsan, may mga caretakers eh. Oo. Tapos sila mismo yung nagsashare nung accounts na minsan daw mamatay daw bigla yung ilaw. Mag-on and off yung mga ilaw. Tapos yung, may maririnig ang footsteps. Tapos bigla na lang daw magsasara yung windows and doors. Parang, grabe yung energy, no? Pero kasi pag dumaan ka dun, sa place na yun, as in like, medyo eerie talaga yung dating niya. Tapos, ito pa, may mga accounts daw ng security guards, kasi syempre sila yung nagtatrabaho sa gabi, so dadaan sila na. Tapos, lalo yung mga taxi drivers, na sila talaga yung makakita. So, parang, madami na daw taxi drivers na nagre-refuse na dumaan na Leonard Wood. Oh, wait, totoo ba? Kasi nga, for fear na makita sila sa La Peral. Parang yun yung padaan papuntang Mines View. Oo. O, ito, personal kwento. Ano kasi kami doon, nung nag-work pa ako for a company,
nag-ano kami, nag parang yearly planning kami sa Baguio. Tapos yung hotel namin malapit doon. So syempre, may driver kami. Tapos pagdadaan doon, magbubusina siya. Oo. Tapos sabi naman, ba'n yung bubusina? Tapos nagpanik na kasi alam namin na haunted house. Tapos parang sabi nila, inexplain daw kasi daw, parang nag-i-excuse me ka. Oo. Ganun. So parang, at least medyo nakampante kami. Na parang, sige kuya, ibusina mo pa. Mag-excuse tayo, ganyan. Pero yun nga, parang ina-acknowledge ng mga tao doon and even visitors na haunted talaga yung place. Tapos yun pa, nakadagdag pa sa creepy factor niya, yung... Sabi nga nila, kung paano siya ginawa before, konti lang yung nabago ngayon. Okay. Parang, ang na-renovate lang daw is yung banyo ba? Oo. Banyo. So, may kita mo may fireplace pa rin siya. Intact pa rin. Intact pa rin. Tapos, kahoy pa rin, narayakal, ganun. Katakot, no? Ayun, kung nakapunta na kayo, kung meron kayo experience dun, share nyo naman. Kasi, okay. Ako, di pa ako nakapunta. Like, nadadaanan creepy ko siya, lang siya. Creepy siya. Lalo yung sa gabi. Ayoko. O, tapos yun nga, yung nakwento ko sa'yo earlier, di ba? Parang may friend ako na, nag-trinay nila yung museum sa loob. Tapos, syempre, take sila ng pictures. Tapos, mayroong majority ng photos nila, sira. And digital. And digital yun, ha? So, parang, may kita mo yung kalahati ng photo, black. Tapos, yung baba lang yung ano, or totally wala. Tapos, yung mga ilan nila na na-upload nila sa Facebook, pag ikiklik mo, naglalo. Hindi siya naglo-load. No. Oh my God, may baliw. Pero yun. Yung White House ng Baguio. And then, last na ba natin to? Oo, last. Kasi special siya. Special! Oo. Filipino Pride. Yung Malacañang Palace. Malacañang Palace. Ang surprise, tahanan surprise ng ating Pangulo ng Pilipinas. Oo. Pero hindi siya nakatira doon, actually. Hindi, hindi. May interview siya, di ba, na parang, ayoko dyan, in true Duterte, ano, parang, ayoko dyan in Bisaya eh, kasi, pero parang ang transition, ayaw nyo dyan, kasi, kahit na umaga, may kita ang multo, parang ganun. Oo. Sabi nila, Malacañang daw is the country's top haunted house. Bakit? Tapos official residence pa siya ng president, parang, bakit siya, like, saan nga pala to, Manila, di ba? Oo. Nag-Manila ako, pero hindi ko siya nasidaan. St. Jude. Yung area na yun ng Manila. Okay. CEO, mga CEO. Mamindiola, yan. Oh, yan. Yan, correct. So, ito, sabi nila, ito yung hindi ko alam kung ma-amuse ako or matawa to. Kasi yung nagpapakita daw, yung mga past president. Bakit? O, sige, kung ikaw nandun, sino past president yung gusto kong makita? Wow. Sino ba? Siyempre, iniisip ko, si Maka... Sino ba yung mabait? Magsaysay? Magsaysay. Oh, mabait daw siya. Kaso di ba hindi siya doon naman na nag-crash ha? Oo. So, pero yun, makamit ka lang naman ito, yung mabait na, di ba? Oo. Si Quezon, ganun. Kasi si Quezon, kasi gwapo siya. Oh, gwapo siya. Sorry. May tito, ano? First president. Oh, pero yun, sabi daw nila, yung tatlong most common daw nila nagpapakita, si Rojas, okay. Si Quezon, saka si Magsaysay. Bakit? Hindi ko alam, baka may attachment sila doon sa... Baka na-enjoy nila yung time nila doon. Yung attachment nila doon sa... Oo, diba? Pero daw, pinaka... Doon sa tatlong yon yung pinakamadalas daw magpakita ay si Quezon. Ay, kasi ba, una, baka, first president. Baka sobrang special for him yung... Oh. Parang doon niya na-feel yung power and whatever. Talaga po. Talaga, sir. Pero yun. Ah, ito, interesting to. Sabi nila, since yung Marcoses, sila yung pinakamatagal na nag... Oo, well. Oo, nag... So, sila din yung marami daw experience. Tapos si Aimee daw. Aba, dapat naman. Aba, dapat lang kayong maraming experience. May ano. Si Aimee daw, parang sabi niya, yung dad niya, eto nagpasa-pasa na, so hindi ko alam yung exact ano. Pero yung according nyo sa mga, so parang yung dad niya daw, si Ferdinand, syempre. Nakita daw si, sino ba? Si Rojas. Okay. Rojas ba? Ay, hindi, sorry. Quezon. Okay. Kasi nga siya yung madalas nagpakita. Tapos parang, hindi ko alam kung natuloy, pero parang, kinonsider daw tuloy ni Marcos na magpa-seance. Okay. Para kausapin yung, ghost. Yung ghost ni, Quezon. Quezon, at humingi daw ng advice for, potex. Magpapa-seance ka na lang, humingi ka pa na advice. Kay Marcos, may focus siya na parang, hingi ko ng advice for my lead. Parang, so, hindi ko alam kung natuloy ito, ah. Grabe. Ito daw,
Dun sa state dining room daw, magkasama lagi si Rojas at si Magsaysay na ninigarilyo sila. Ang bayan ng buddies. Best friends sila dun. Pero ang weird naman. At saka yung may ano din, di ba, na may nagpapakita na pare. Parang yun yung ano na may nagpapakita may pare, na headless priest. Oh, headless priest. Tapos may kapre din. Sobrang weird naman. Parang isip ko, yung mga presidents, parang okay, fine. Ano yun, given kasi. Oo, oh, parang gusto pa ba nila mag-ano? Parang unakulangan sila pero sa term. Priest, like, bakit? Bakit may priest? Meron bang ano dun? Pero yung St. Jude, alam ko, like, malapit na lang yun sa Malacanang. Baka nag-crossover siya, parang mas bet niya yung Malacanang. Oh, kasi parang, bongga dito eh. Ayoko doon St. Jude. Grabe. Pero diba, ako ghost, doon na ako sa mansion na maganda. Nag-transfer. Oo, magla-lounge siya. Transfer. Oo, yun diba. Ano ba ba? So yun, may mga bata rin daw, mga World War II victims. Pero baka kaya dahil sobrang laki. Sobrang laki ng place. Ah, ito daw si Noy, former President Noy Noy. Sabi niya, may naririnig daw siya nagpe-play ng piano in the middle of the night. Okay. Tsaka, mysterious footsteps daw. So, like Duterte, hindi rin siya tumira dun sa part na haunted daw. Parang dun siya sa, yun, bahay pangarap ba? Basta that other separate house for the president. That's so, weird. Tapos, ito pa, sabi daw nung... Ang daming kwento ng Malacanang actually na kaya naman siguro rich, very rich yung history niya. Pagdating din sa mga horror ano. Ito daw sabi daw si Mrs. Taft daw. Tumira ba yung mga Taft sa Malacanang? Pero yun eh parang may dumaan daw ng mga hula. Okay. Tapos sabi sa kanya, asawa ni sinong basta yung Taft na naging okay. Sabi parang if may tao daw na may bigote or balbas na nagstay ng matagal daw sa Malacanang, masisira yung Malacanang ng natural disaster like typhoon ata. What? So nagpanic si Madam, pinaano niya lahat. Pinaahit niya daw lahat. Tapos during her no, naisip ko pinapatay niya lahat. Pwede na mo kasi may bigote. Pwede na mo kasi. Pwede na mo kasi aitin. Sorry na. Yes. Why? Si Madam. Open his head. Pinapatay ni Madam. Oo naman. Pwede nga mo kasing ahitin yung bigote. Sorry worst na. Case, ano eh. Extreme measure siya. Para sigurado. Oo. Yung pinaahit niya, tapos parang naging, ano na siya, strict na bawal magpatubo for all the... So, BBB sila na. Pero yun nga, parang nag-work daw kasi... din ilang bagyo, ilang natural disasters na doon dumaan. Tapos, never walang nangyayari. Nasira. Oo. Oo. Tapos yun, yung mga current, ano daw, ito ah, may quote, parang, in English to eh, kasi nabasa ko. Pero feeling ko, in Tagalog nila sinabi, parang sabi nung mga napapakitaan daw doon na mga personnel, parang, they always had their backs to us. We never saw their faces. Weird. So, minsan, parang may makita daw sila na akala nila co-worker nila. Siguro PSG, ganyan. Oo. Pero laging nakatalikod. Eh. Hindi nila makita yung... Tapos doon nila ma-realize na, shit, di ko to kasama. Eh, paano nila sigurado na ghost paano yun? Kung nakaglalakad lang na naman? Diba? Paano kung ano? Oo. Paano kung talagang... Nakatalikod lang talaga. Siya. Such skeptics. I know. Ayun, Malacanang. Hindi pa ako nakapasok ng Malacanang. Ako din. Hindi mo nagsaw presidente. Wow! Pero ang dami ng field trip doon, pero never ako natapat doon sa nag-field trip. Kami rin. Wala. Parang ayaw ko na tuloy. Hindi tayo maswerteng nakapasok si, ng malang. Si Bimb kaya, may... Si Bimb. May mga horror. May napili kaya. Oo, diba lagi siyang nasa ano? Si Tita Crazy kaya. May... Oo, bilang ano siya, horror queen. Feeling ko hindi siya... Sorry, Tita Crazy, pero... Feeling ko maano isa. Well, so din naman. Oo, kasi parang, yit. Pero weird, di ba? Kasi ang modern na din naman nung Malacanang. Oo, modern na rin siya. Pero kasi ang tagal na rin. Tsaka ang laki. Isipin mo kung mag-isa ka lang dun. Or maliit lang, kunyari president ka, maliit lang yung family mo. Kung ako maliit siya. Maliit ka. Oh my gosh. Maliit ka. Maliit ang president. Uy, si Gloria. Grabe! Oh. Wala ko kasi namin pangalan. I'm sorry ako na yun. Sorry po, madam. Grabe, parang
maliit ka o ano na. Mas challenging yun. Pero pwede pa silang like mag-invite ng extended family. Parang ako yun. Kapatirin yung lahat ng kamag-ay ko doon. Parang bijoke ka everyday. Oh my God! Gusto ko yung idea ng bijoke. Parang maingay yung ano, maingay yung lugar. Oo. Pag di ba naman nataboy yung mabuisit sa inyo, no? Oh, mainis na sa ano na. Ay, baka lalong magpakit. Pero meron nga akong, office mate na nag-work daw siya sa Malacanang before. Ah, talaga? So, hi, office mate ko, narinig mo to, share ko yung kwento mo. So, ayun daw. As in, na-try nila na, like, pag nag-work sila ng gabi, as in, may something talaga. Kasi may eerie feeling talaga dun sa... Kasi old na siya, eh. Office. Ayun, yun yung, ano namin, like, 5 picks namin for haunted houses in the Philippines. So, kung meron pa kayong alam na... Oo. Parang wala sa, ano talaga, no? Wala sa Manila or... Parang wala. Parang puro mga probinsya. Although, naranasan mo ba yun na parang may ituturo kang yung mga friends mo or... Sorry. Tuturo yung friends mo or kamag-anak or kasama mo na parang sabi lang, uy, haunted house yan. Oo! Yung... Oo, diba? That house na... That para, house. Na parang walang nakatira. Oo. Tapos, magtatakbo kayo pag nasa papat na. Oo, oh, yung mga ano, yung, mga growing parang, up. Ayun yung haunted house. So, tatawa na. Pero walang established na as in like kilalang haunted house. Oo, kasi sa US ang dami, sa abroad. Amityville, ganyan. Kaya yung Winchester, yung madami, yung ginawa na movie, yung madaming rooms. Tapos para daw litoin yung multo. Ayan. Mga Haunting of Hill House. Sa atin wala. Kasi baka dahil overpopulated. Overpopulated. Nagsisiksikan na rin. Tsaka siguro sa panahon ngayon, like, wala lang pa kayong mga tao. Parang kailangan namin ng bahay. Oh, bala kayo dyan. Mag-coexist tayo. No, ganun, bala tayo. Bala kayo dyan. Respeto na lang. Ganun. Ikaw pa yung nag-request ng respeto. Ikaw na nga yung nakatira. So. Third world problems eh. So, parang... Pero diba, like, nakapunta ka na ba ng New Manila area? Ay. Diba? Ang New Manila talaga. Ay, may kakaibang... Ay, very old. Ay, hindi new. Ah, siya lang ang new na hindi talaga new. Kasi ang dami niyang old houses. Ang dami niyang old houses. Tapos iba talaga yung feeling. Kahit saan, na, kahit nakasakay ka sa aircon or whatever. Yun nga, yung, kahit nakasakay sa sasakyan, tapos wag yung nag-stop sa harap ng mga ibang bahay. Parang, grabe parang talaga. May natingin. Oo, may mga taga New Manila ba dyan? Isa kayo sa mga nakatira sa bahay na totoo ba? Tinutukoy namin. Totoo ba yun? Or kayo lang yun? Oh, in fairness naman dun, sa lugar na yun, ang daming something. Dun ba yung Balete Drive? Hindi, QC ata. Parang, yung mga scout, malapit siya sa mga scout. Ah, Maroto. Ay, talaga ba? Na-confuse ako ah. Hindi ko rin sure. Or malapit siya sa Cubao. Eh, kung malapit siya sa Cubao, malapit siya sa New Manila. Ay, oo nga, Balete Drive. Speaking of Balete Drive. Balete Drive is a two-lane undivided street and main thoroughfare in the New Manila district. Ano ba yung feeling ng mga nakatara talaga? Yung address mo, Balete Drive. Huh? Di ka kaya. Siguro ngayon wala silang pake. Ano na third world kasi na respeto na lang. New Manila na sila eh. Or the New Manila now. Pero dati like pag sinabi mo Balete Drive, tapos inisip ko para dati wala nakatara dun sa lugar na yun. Ako din eh, inisip ko talaga may... As in, kakahuyan. Sa Cubao, kakahuyan sa Cubao. Hindi para... ko na naman alam na sa Cubao. So, kasi ang alam ko lang, like, para siyang abandoned. Masumpal ano na siya? Oo, nga, kakahuyan eh. Nga. Tapos, yun na yung Balete Drive. Tapos pag dinidepict siya sa mga shows, parang abandoned. Yun parang nga, kakahuyan wala... nga. Walang bahay. Oo, pero pag nakita mo siya ngayon, dikit-dikit yung mga bahay. Street lang siya. Oo. Tapos wala, hindi na siya ganun kasikat. Unlike nung mga hindi bata na. Parang wala. Pag sinabi mong Balete Drive, parang matatakot yung mga tao. Correct. Naisip ko like, paano pag dumaan ka dun? Tas, changes talaga eh. New Manila na kasi sa New Manila. Pag new na. Oo. Wala na. Ano na tayo? Moving on. Yes. From the past. Sabi rin ng mga moto doon, move on na tayo. Over. Over naman sila. So, yun yung mga haunted houses in the Philippines. Yes, so for our next episode, we'll be doing haunted places pa rin, but this time it will be haunted schools. And universities. Yan. So kung meron kayong mga stories from your own alma mater, share nyo sa amin. Mag-send kayong voice message sa Anchor. With feelings. Para i-ano lang namin.
I-play na lang namin. Oh. Or kung yung shy kayo, email. Oh, email. Email. Iwan yung mag-DM kayo. Mm-mm. Kung kilala nyo kami personally, PM nyo kami. Yes. Oo. Ikaw, mag-raise, anong-ano mo? Saan ka nag-aral? Nag-aral? Nag-aral sa mababang paaralan ng UP Diliman. Ayun, ikaw. Doon, madami din yun. Ooh. Ako naman, UST. Shucks, doon madami. Oh, oldest and, ba? Oo. Oo. Ano pa, 400 plus plus years. Sige na siya. Sige mo kung ilan yung na-accumulate niyang... Accumulate? Series. Oo, oh, SM Advantage. Ma'am, sir, may SM Advantage card po po kayo. Mga na-accumulate niyong spirits. Oo. Oh. Grabe. So, ano, marami ng points yung UST. Oo, kami, ano na, leading. Oh. Pwede niya na iparedeem. Pang ano daw, pang level up. Ano pong gusto niyo, kapre? Gano'n. Upgrade na yung upgrade na yung mga ghost doon. Oh. Ayun. So ano pa doon, ang kicker pa doon sa main building yung course ko. So ay shucks, ano talaga ako. Kung sa ano pa VIP ako doon sa experience. Ayun. So magkikwento kami ng mga personal experiences namin. Saka yun nga, we'd like to share your experiences niyo rin sa mga schools. Oh, for sure, meron yan eh. Kasi kahit yep. Ngayon mga ibang, like, mga high schools lang, mm-hmm. may mga background stories pa din. Mm-hmm. Oh, actually, bakit nga ba meron sa school? And dami-dami mga tao sa school. Yeah. Oo, parang, di ba dapat since madaming tao, busy siya palagi, so oo. Parang, hindi ko na nalang. Or baka may different kinds of ghosts. Baka nagsasrive sila sa mga extrovert ghosts. Oh, may extrovert at introvert ghosts din. Oo, kasi diba, dati rin naman tao sila, yung iba sa kanila. So, bagay. So, nakikerry pa talaga nila yun. Pagka-extrovert din. So, yun, kwento kayo. Pero paano sila magiging introvert tas ano, yung mga pababebeng paramdam lang gano'n. Yung mga introvert mga ngayon nga, nakatalikot oh, lang. Sila na parang. Dito lang ako. Oh, ganun. Dadaan lang, mi. Padaan lang po. Mm-mm. Oh, tapos yung mga extrovert yun, yung mga nakakalampag. Correct. Ayun. So, ayun guys, that's our episode. Na-classify na naman natin. That's our episode 1? Episode 1. Ayun, of Wag Kang Lilingon. So, thank you guys for listening and don't forget to share your stories with us. Oo, Wag Kang Lilingon PH at gmail.com or send us a PM at our FB pages or IG. Yes. Ayun. So, I'm Mimai and I'm Reese and this is